Ako po si Teo Salvador, 38 years old, natira sa Imo City, Cavite. Simple lang yung aming pamilya. Awa ng Diyos, kaming dalawa mag-asawa, may trabaho kami. Sa IT industry kami parehas. Tapos nag-aaral yung aming anak sa isang eskwelahan dito sa Cavite. At masaya naman kaming nagpapatuloy. Kahit papano ay healthy naman sa aming pangapamumuhay. Nung nagtatrabaho na si Mrs., may mga napansin kami na nagsisimula siya magka-tremors. Nagpatingin naman siya. Ilang doktor na rin yung tiningnan. Wala naman makita. Kumbaga normal daw. Hanggang sa halos isang taon na may pandemic na, 2021, doon na lumala yung sasakit niya. Hindi na rin siya nakakilos at nagkakaroon na rin siya ng mga panic attack. Nahihirapan siyang huminga, kaya nagkaroon na rin sa punto na naiisip niya na baka mawala na siya ng silbi dahil nahihirapan na rin siyang kumilos. Kaya ayun na, tuloy-tuloy na yon na hindi na rin siya talaga nakakilos ng maayos. Ayun, paano nang gagawin namin? Saan din ako kukuha ng panggamot? At saka yung paano ko siya alagaan dahil may trabaho din ako. Online classes yung bata, kami rin nasa bahay nagtatrabaho. Kami naman ang anak ko dahil parehas naman kaming sa bahay lang. Ginawa ko yung ginagamit niya para sa online class, inilagay ko dun sa tabi kung saan ako nagtatrabaho. So magsisimula ako sa umaga, magtatrabaho ako, tapos siya rin dahil pang umaga siya, katabi ko na siya habang nagkaklase. Kaya habang nagtatrabaho ko, nadidinig ko naman yung tinuturo sa kanya, yung kailangan niya, nagagabayan ko siya doon sa pag-aaral niya. Tapos kapag ka kailangan uminom ng gamot ni Alsi, piniprepare ko na, tapos si papainom ko na lang, naka-alarm na yung mga oras. Mahirap kasi wala kang tulog una sa lahat dahil maaga kang gigising, piprepare mo yung gamot, ipiprepare mo yung sa eskwela ng anak mo, piprepare mo yung sarili mo dahil magtatrabaho ka. So sinet ko yung oras ko sa trabaho, 7 to 4 lang. Kung minsan on-call ako, tatawagan ako sa gabi o kaya weekends. Pero meron pa rin, pagkatapos ko ng 4, pahinga lang ako sandali. Turuan ko lang sandali sa eskwela para sa mga homework. Pagdating ng alas 6, eh na, online job na ulit yun. May pagod talaga. So kung sa physical mo, talaga nakakaramdam ka ng pagod. Tapos syempre, emotional din. At minsan, halo-halo na, pati sa mental mo. Kaya lang, pag nakikita mo yung asawa mo, yung anak mo, na parehas gustong magpatuloy sa buhay nila, ikaw din, hindi ka talaga titigil. Kaya kahit mahirap, tuloy-tuloy lang. Kasi yung asawa mo, kahit na may sakit, nagpipilit din namang gumaling. Inspirasyon din na magpatuloy. Kaya hindi ka nagpapakita na pagod ka, hindi mo pinakikita na nahihirapan ka. Kasi baka sa pag nakita nila na nahihirapan ka, baka sila rin hindi na rin magpatuloy sa gusto nilang mangyari sa buhay nila. Siyempre, unang dinadalangin ko, bigyan ako ng lakas. Kasi kung ako yung makita nilang mahina o nangihina, baka mawalan din sila ng motivation magpatuloy din. Tapos siyempre, dinadamay ko na sana gumaling kung anong kalooban ng Diyos, kung hanggang kailan. Kung magtagal, okay lang. Basta yung sarili ko maayos dahil yun ang lagi kong nasa isip. Kung hindi magiging maayos yung sarili ko, lalo na sila. Hindi sila makakilos ng maayos o ng tama pag ako mismo yung nawala sa kanila. So ngayon, dahil nga nung nabigyan ng gamot, nagtuloy-tuloy yung mga gamutan, awa ng Diyos, mas maayos na at naka-recover na rin ang asawa ko at nakabalik na rin siya sa pagtatrabaho full-time. Ngayon, online na yung trabaho niya, work from home, nasa bahay lang siya. Tapos yung anak namin, nagagabayan na rin namin. Magkasama na ulit kami nagtuturo at nag-aalaga sa anak namin. At namamahala na rin sa buong bahay namin. Nakabalik na rin kami sa sarili naming bahay. Nauna, na-realize ko, wala kang ibang aasahan kundi ang awa ng Diyos. Kasi yung panahon na yon, hindi mo alam kung anong gamot ang kailangan eh.
Kasi nga, sa mga check-up, laging normal, laging walang problema. Tapos biglang, biglang ganun, biglang bagsak ang katawan. Wala ka ibang madadaingan. May makakatakbo ka sa kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kakilala mo. Pero sa huli, sa Diyos ka pa rin naasa. Ayun, nakita namin ang pagliligtas sa pagpapagaling ng Diyos talaga. Pagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang.